Pinara ng mga barangay Magallanes traffic enforcer ang itim na kotseng yan sa kanto ng Gate 1 at EDSA northbound nitong Lunes dahil dumiretso pa rin daw kahit nakapula ang traffic light. Pero nakipagdiskusyon ang paserong nasa likod ng itim na kotse. Para iwas gulo, pinaalis na lang daw ng mga enforcer ang sasakyan. Pero mas tumindi pa ang tagpo nang buwabang isang babae mula sa likuran ng kotse at dinuro ang mga traffic enforcer. Tatlo pang lalaking sumugod at ang isa nahulikam na sinunto ang isa sa mga enforcer. Buwa ko, sinusugot po ako ng, ng limang katao. Bigla po akong binanatan. Sinapakbo ako sa mukha. Nakilala ang lalaking nanuntok na si Bernabe Casido, bodyguard ng sakay ng kotseng si Arnold Padilla. Ang asawa ni Padilla na nakilalang si Glossel Razon, binatukan ang isa pang enforcer. Dalawang beses po akong binatukan. Anong naramdaman mo nun? Siyempre po, masakit kasi naka-uniforme po ako. Ang pangit naman po tignan, tsaka sa kalsada po. Sinubukan namin kunin ang panig ni Arnold Padilla na taga Magallanes Village. Pero nang tawagan ng mga village guard ang kanyang bahay, sinabi ng nagpakilalang tauhan nila sa bahay na wala raon si Padilla. Nag-iimbestiga na ang pulisya kasunod ang paghahain ng reklamong direct assault against a person in authority at physical injuries laban kay Padilla at kanyang mga tauhan. Meron ding kontrademanda na physical injuries laban sa mga bantay bayan. We will dig deeper into this. Kasi parang lumalabas, takot nga daw yung mga residente doon dito sa kay Arnold Padilla. Siguro kung kailangan mag-apply ng search warrant for them or arrest, we will do it. Hindi man mismong sangkot si Padilla sa nahulikam na pananakit itong Lunes, nasa 30 reklamong naiblatter sa kanya sa Barangay Magallanes. Noong April 30, 2015, may dinuraan, ininsulto at binantaan daw si Padilla na security guard na aawat sana sa komosyong sangkot din si Padilla. Bukod sa mga gwardya, may mga kapwa residente rin daw na binantaan si Padilla. Noong 2013 naman, sinampahan ng reklamo sa DOJ si Padilla kaugnay sa pagpatay sa kapatid niyang si Yvonne Chua noong 2010. Damay pati ang nanay nilang si Arlene. 3 taon niyan matapos mamatay si Yvonne Chua nang buksan ang isang regalong pinadala sa kanyang bahay sa Taguig na may laman palang 5 granada. Itinanggi noon ni Padilla at ang nanay niya ang akusasyon. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.